Bantot ah. Bantot! Ay, oyster sauce pala ito kasi mabantot. Tiyan! Na-organize na natin yung ating greenery. Yung kagandahan, kaya mas prefer ko yung may handle kasi pwede mo siyang hilahin ganyan para makita kung ano yung nandito sa isang container na ito, kagaya niyan. Nahihila siya. Yan, nahihila. O, diba? May nangaharana dito. Kakadating lang halos ni Daddy, nag-grocery siya. Ito yung mga pinamili ni Daddy. Bago ko yan ipasok sa loob, e-sprayan ko muna yung mga plastic. Para sure tayo. Sprayan ko ng alcohol. Umpisahan natin ang ating grocery haul. Ano nga ba yung mga usual items na binibili namin at ini-stock namin dito sa bahay? Though may mga malapit na tindahan naman dito, syempre mas mahal pag retail na, di ba, yung price. Kaya, yun din yung reason namin kung bakit nag-stock kami. Usually, yung mga basic needs natin, yun, para hindi nalabas ng labas, lalo na ngayon na may virus tayo, may pandemic tayo. Unahin natin sa tissue. Tiyan! Ito yung tissue na pinapabili ko kay Daddy kasi maganda yung quality nito. Oily tissue. Yan. Yeah. Oh, meron din tayong trio pack kasi makakasave ka ng 20 pesos kaya ganito yung binibili ni Daddy. Meron dito dalawang Pepsi at saka may isang Mountain Dew. Hindi naman kami malaging nandito sa soft drinks para lang kapag gusto mag soft drinks, eh, meron na kaming stock. Ayan. Tapos itong mga plastic na to, fold natin kasi pwede pa natin itong magamit na tapunan ng basura. Ganyan yung pangatlo natin plastic. Ay, pangalawa pa lang pala to. Pangalawa dating plastic is... Nanal tayo. Ladies' Choice Ham Spread. Ganito na kasi yung pinapabili ko kay dati kasi yung mga naka-bottle, naka-garapon. Yan. Ganyan tayo yan. And of course, meron tayong Bear Brand para sa mga bata. Meron kami Miswa at saka Sotanghon. Masarap kasi ito na nilalagay sa sardinas. Favorite namin. Meron din kami Bihon. Kasi gusto kong magpansit siguro sa mga susunod. Siguro sunod na day off, magpapansit tayo. Ayan. Para gulay na lang yung bibili, di ba? May stock na dito. Meron din kaming extra big, Payless pansit canton. Ah, may ganito na rin sila. Yan, meron kaming extra big, Payless pansit canton. Gustong gusto ko itong pansit canton ng Payless. Of course, meron tayong Coffee Ko Blanca. Favorite namin ni Daddy to. Kasi hindi siya ganun katapang. Tapos, sobrang creamier lang niya. Sarap. Yan. Coffee Ko Blanca. Baka naman. Char! Yan. Ito natin magaya. Ating Coffee Ko. Yung mga plastic na to, ikikip natin ito for talaga ng basura. Pangatlong plastic. Ate, ka bumili ng pineapple dati. Meron kaming Miswa ulit. So, dalawang Miswa ang binili ni Daddy. For sardinas. Meron kaming Del Monte Sweet Blend Ketchup. Favorite ng aking mag-amaya ni Hannah at ni Daddy. Meron tayong tatlong Bourbon Sterilized Milk for my hanhash. Kasi before bedtime, pinapainom namin sila nito. Para mas lumakas yung kanilang immune system. Yan. And of course,
course, meron kami white sugar. Ewan ko kung ba't white binili ni daddy. Usually, yung binibili namin brown. Mas magaling ko si daddy mag-grocery kasi sa akin. Kasi pag ako kulang-kulang. Meron din kaming Ajinomoto for spices. Proceed tayo sa pang-apat na plastic. Ito na yung mga emergency na ulam. Yung kapag busy, ganyan, hindi ka na makapagluto. Kaya ngayon, late na. So, ito yung mga ulam na hindi ka na magluluto. So, marami kami ditong dilata. Favorite na favorite to ng dalawang bata. Ito. Century tuna na hot and spicy. Favorite nila to. Yan, meron kami nito. Century. Meron din kami Pure Foods lunch and meat. There. Walang saba, no? Sabi ko na eh. Saba kasi favorite namin ni daddy when it comes to sardines. Kaya lang, ang hirap hanapin. Ayoko ng ibang brand na sardines. Saba lang talaga. Meron kaming creamy and sweet peanut butter. Yan, si daddy minipak sa peanut butter. Ah, meron pa tayong century. So, apat yung binili ni dating century niya. Merong dalawang hot and spicy corned beef, Pure Foods. Meron din tayong Hans pork and beans for daddy. Kapag nag-midnight snack siya, ayan. And Hans pork and beans, dalawa. Dalawa yung binili niya. And ayan, mas makakamura kasi talaga kapag ganito yung binibili mo. Yung mga magkakasama na sila. Bantot ah. Bantot! Ay, oyster sauce pala ito kaya mabantot. So ayan o, nakasave ng 10 pesos si daddy dito sa pancit pack na to. Merong, ay may pancit pa siya. Oh, 1, 2. May bihon pa siya nakasama. Eto, merong dato puti soy sauce at saka dato puti na oyster sauce. Pwede nyo natin mag-grocery. Fairness. Dito naman tayo sa... Ay, ito pa pala. Ayan. Ah, ibang mantika yata ito dada. Phrasewell na mantika. Golden Fiesta binibili namin usually. Baka wala. Walang available. Ayan. Ito naman yung panglima nating plastic. So, gardenia. Ubili ang dati ng dalawang gardenia. Ayan. Ang anim na plastic, meron kaming hotdog. This is Frabel. Pinoy hotdogs. Para sa mga bata. Pang pitong plastic natin, meron tayo. Ang cereal? Ano yun? Hindi naman gusto ng mga bata. Cereal na Frosties. Yan siya. First time kung makakita ng ganito na hindi nakapox. There. And kapag nauubusan kami ng instant coffee, meron din kami yung pinitipla. Ano-ano. So, pumili si daddy ng coffee may. May coffee tayo, Dad. Tapos kasi nga,
hindi ako masyadong nagko-coffee na ngayon since nagkaroon tayo ng hypertension nga. Ang ipinalit ko sa coffee, especially kapag inaantok na ako sa trabaho, ay Milo. Kaya, meron kami 2 dozens of Milo. Milo every day! Dito siya. And meron din kami dito mga pang puting. Hindi na kami masyadong nag-i-stack ng maraming biscuits ngayon. Dati kasi puro biscuit halos yung stock ko nung ako. Kasi nung nag-aaral pa yung mga bata, yun din kasi mismo yung pinapabawal ko sa kanila sa schools. Pero since meron na tayong pandemic at dito lang sa bahay ang mga bata, kaya ganito usually yung stock namin, talagang merienda. Ayan, meron lang mga kukonte na binili si Daddy. Which is yung presto ng peanut butter. Paborito niya, peanut butter. At meron din kaming iilan ng mga chichirya. Muncher, my favorite. Meron ding 2 bigkat. Ayan. Okay. So, doon naman tayo sa toiletries. Tapos na tayo sa ating mga pagkain. So, punta tayo sa toiletries. Itabi natin ito. Tignan nyo, wala si Daddy biniling alcohol kasi ganito kalaki na yung binibili namin for long time use na. Tsaka para hindi mahirap bumili, especially kapag lumalala na naman yung virus, diba? Pahirapan na naman tayo sa pagbili ng alcohol and may limit lang yung mga nabibili natin sa grocery store. Meron din kami mga alcohol na yung talagang alcohol na ginagamit namin for dito nga sa bahay. Tapos ito, nagre-refill kami sa labas, meron kaming pang spray sa labas, meron kaming 3 personal spray na whenever naaalis kami, may baon kami ganun. Ito yun. Ito yung alcohol na ginagamit. Nasabi ko na sa inyo guys nung mga nagdaang vlogs ko na ito yung ginagamit namin lately na popcorn na sobrang bango. Gusto ko yung amoy nito. Ito yung Del with fragrance pearls. Mabango siya. Tsaka mas mura to compare sa Downy. And meron kaming Zone Rocks Original. Yan. And bumili din si Daddy ng kitchen towel tissue, which is yung Jumbo tissue for ano yan, sa mga prito, ganyan. Bumili na rin si Daddy ng bagong brush namin. Eto pa, kasi 3 lang to eh. 4 kami, di ba? Kaya ayan, may 4 tayong bagong toothbrush. Meron din kaming napkin. Ito yung favorite brand ko, di ba? Yung Whisper. Yan. And meron tayong Colgate. Wala tayong shampoo kasi kapabili lang ni Daddy ng shampoo nung nakaraan. So, ito yung mga usually na ubus na sa amin. And last but not the least, ito na yung aming, ito yung ginagamit naming detergent powder ngayon. Yung Breeze. Maganda din to. With Power Care Technology. Maganda din to. Dati ginagamit namin ano eh, Pride. Mas magustuhan ko lately itong Breeze. Gustuhan din ni Daddy. Kaya ito na yung binibili namin. So ayan, tapos na yung ating grocery haul. Sobrang na-miss kong gawin to, no? Yung mga grocery haul tayo. And naayusin ko naman to ngayon. Usually kasi yung pantry namin nasa labas. Yung mga dilata, sa labas ko ilalagay. Pero yung common, like yung mga kape-kape, kung ano-anong mga condiments, ito ko na lang siya ilalagay sa loob para hindi na kami labas na labas. Okay, ayusin ko muna to. So, ito lahat yung ating grocery haul. Ayan, nakakatuwa. Meron na ulit tayong stock. Especially itong tissue. Ito yung mga mahalaga eh, yung popcorn, sabon, toothpaste, napkins, Zone Rocks, yan. Okay, ayusin ko muna to.
Tiyan! Na-organize na natin yung ating greenosery. Greenosery pala ni Daddy. Ayan. Tcharan! Itong mga container na to na binili namin from Daiso. Dito ko na muna pala ilalagay lahat. Kasi yung wrap natin naman is hindi ko pa nalilinisan. So, dito ko muna ilalagay yung mga organized. Ito yung kagandahan, kaya mas prefer ko yung may handle kasi pwede mo siyang hilahin ganyan para makita ko ano yung nandito sa isang container na to, kagaya niyan. Nahihila siya. Yan, nahihila, o di ba? Yan. Mas organized lalo na yung mga puti-puti na ganito. Tsaka mas magagamit mo yung space compare na wala siyang ganito. So, ayan. Tapos dito, sa taas ko nilagay yung mga extra. Andito yung mantika. Dito ko muna nilagay lahat kasi meron pa kami sa labas. So, kapag naubusan, kukuha na lang dito. Ayan. Ito yung oatmeal ko. Yun pa yung extra oatmeal. Tapos ito yung mga dilata. Meron tayo itong coffee mate. Tapos ito yung coffee maker ko. Kasi ito yung ginagamit namin ni Daddy kapag gusto namin ng kapeng barako. Pero meron din kaming coffee na tinitimpla. Yan, kaya may coffee mate din tayo. And of course, meron tayong instant. Yan, coffee ko blanca. And marami tayong Milo. Dito ko na rin nilagay yung mga miswa. Para ano, dito na lang din sila sa loob para may laman din tong cup loob ng bahay. Tapos ayan. Tapos dito, andun yung mga chichirya. Doon sa isang lalagyan din container. Tapos itong nasa taas, wala to yun, yung mga empty-empty container ko. Diyan ko inilagay. Tapos, yung dito kasi, ito yung lalagyan ko ng mga gamot, ng mga vitamins ng bata, yan, alcohol, at kung anek-anek pa. Yun sa taas, kung ano-ano lang din yung mga nasa taas. There you go! Maayos na, diba? Oh, see? Napagod ako. Ipapakita ko sa inyo yung isa pa naming pantry sa labas. May pantry pa kami sa labas eh. May mga laman pa din naman yun. Doon ko pinapalagay kay Daddy yung mga kinakailangan sa pagluluto. Meron din kaming mga toyo, ganon, patis doon sa labas. Marami ding laman to. Dito ko nilagay yung mga ayan o. Gusto ko sanang bumili ng mga container na lalagay ng mga pasta, no? Ayan. Andito yung mga, ayan, meron pa sotanghon na tira. May gatas pa tayo dito. May sweet corn. May Alaska condense. Meron tayong coconut milk. Ayan. Tapos dito sa baba, dito nakalagay yung mga spices, mga sinigang, gata, magic syrup, at kung ano-ano pa. Ayan, nandito yung mga nor cubes. Ayan, yung mga spices nandito. Ayan. Pinakita ko lang sa inyo. Napakainit dito sa labas. Pala yung binili kong cycling sa Shopee, no? Nilabhan ko to, hinandwash ko lang. So, tuyo na siya. Kaya, kungin na natin. Para masuot ko na siya sa susunod. Kasi, kulang ako sa cycling. Eh, diba, ganito yung mga gusto kong pambahay. Para komportable. May pasok na naman ako mamaya. Ano ba yan? Bitin na bitin pa yung day off ko. Ay, sa my table. Ayan, naglagay lang dito ko nilagay yung mga palaman. Para isahan na, diba? Yan, kapag gusto ng gatas, tinapay. Palaman, merong peanut butter na dalawa, ayan, para andito na sila sa table. Ayan, at dahil wala na kaming time magluto ng ulam, itong ulam namin, century tuna. Ito pala yung sa toiletries, guys. Ayan, ito yung lalagayan namin ng mga laundry, sapon, popcorn, sun rocks. Tapos yan, hindi ko pa yan pulidong ayos. Wala pa kasi akong panahon para ayusin pa siya ng bonggang-bongga. Nandun yung ating napkin, yung ating mga sabon, and toothpaste.
ating mga toothpaste. Ayan, yung sabon nasa taas. Shampoo, andon. Tapos yung extra setup yun ni ating. Tapos ito yung ating tissue. Ayan. Pagkatapos, matapos na. Pagkatapos, hiningal ako. Pagkatapos, Daddy, paki-open nga itong pangit ng lighting ko. Ayan. Pagod ako. Napagod ako ng very, very light. Bakit ang dali kong mapagod? So, I'm happy na kasi malinis at organized yung mga grocery. Kasi, nung mga nakaraan si Daddy nag-grocery, eh, tambak lang, diba? Kung saan lang mailagay. Kaya, yan, I'm so happy na organized natin kahit papaano. Hindi man natin matuloy-tuloy yung rep, at least naayos natin itong ating pantry. Yung rep siguro sa next day off day. Sa next day off ko na lang ulit, ano? Hindi na kasi kaya talaga ng powers ko. Alam nyo ba na yung isang day off ko ay ginagamit ko lang sa pagtulog, sa pagtanggal ng stress kasi ay, nakaka-stress ng bonggang-bongga ang aking trabaho. Pero lover lang tayo, no? At wala tayong karapatang mawala ng trabaho sa panahon ngayon na mahirap ang walang trabaho. Kaya kahit hirap na, go pa rin tayo. Tapos, syempre, yung isang day off ko, which is yung kagabi, pinilit ko na kahit paano meron tayong vlog na ma-edit out ko sana ngayon or bukas. Dalawang vlogs yon yung gagawin ko, ha-diin ko. Ito, tsaka yung vlog ko kahapon para dalawa sila. Tapos, hindi rin ako nakagawa ng review sa EOS. Ay, hindi rin ako nakagawa ng product review sa Zoe Life. Kasi nga, bitin na bitin talaga yung day off. Grabe, bitin na bitin yung day off. O siya, sige na. Matutulog na rin kasi ako mamaya. Intayin ko lang matapos yung mga bata maligo, tapos maliligo na rin ako, freshen up, skincare, tapos matutulog na rin ako kasi resume na naman ang pasok mamayang gabi. Ay, may stress na naman tayong bongga-bongga. Ayun. Thank you, eh. And kung dito yung vlogs, guys. Ha, thank you so much sa inyong panonood. At sana ay palagi tayong mag-iingat, lalo na ngayon. Diyos ko, sobra. Totoo po ang virus, mga kapatid. Kaya, mas okay pa rin talaga yung mag-iingat tayo. Hindi lang para sa sarili natin, eh. Para na din yun sa mga taong mahal natin, mga taong pamilya natin, nakasama natin sa bahay, at sa pangkalahatan, sa buong community natin, di ba? Para safety ng isa, safety ng lahat yun. So, ayun. Thank you so much sa inyong panonood. Sana ay huwag niyong kakalimutan palagi mag-subscribe sa ating channel. At, ayun. Nalulungkot lang ako. Kasi nawala na yung mga viewers ko dati. Hindi na sila bumabalik sa channel ko. Dati kasi may panahon pa akong mag-update ng comment section, eh. May panahon pa ako dating pumunta sa mga channel o sa mga bahay ng mga kaku-YouTuber ko. Ano ngayon kasi wala na talaga akong panahon. Kung sino na lang yung nakikita ko sa comment section, sila na lang muna yung pinupuntahan ko kasi ang hirap kasi nga may full-time trabaho tayo. Isinisingit ko lang din talaga itong pag-YouTube kasi bukod sa malaking bagay yung revenue ko sa YouTube, ito rin yung isang way ko para mag-stress out, para mawala yung stress ko sa trabaho. Ito rin yung isang way ko talaga para gumaan yung pakiramdam ko ang mag-vlog. Ayun, thank you for watching, guys!